Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Jay Giyab at ito ang Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikatlong kabanata ng Juan, talata 31 hanggang 56. Mahilig ba kayong manood ng pelikula? Ako oo. Mahilig akong manood ng comedy at ng love stories. Bakit? Dahil itong mga pelikula na ito ay 99% merong happy ending. Ang panganay kong anak at ang asawa ko, kapag may nire-recommenda akong pelikula na napanood ko na at gusto kong mapanood din nila, sa kalagitnaan ng pelikula na yon, hindi nila ako titigilan sa kakatanong kung ano ang nangyari sa bawat tauhan sa kwento. Kung minsan nga, inililigaw ko na lang sila. Binabago ko ang istorya para naman bago matapos ang pelikula ay masurpresa din sila sa totoong nangyari. Pero ang Panginoong Jesus, hindi ganoon ang ginawa niya. Sabi sa bahagi ng Ebanghelyo, ang mula sa langit, si Jesus, ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Nung pumarito si Jesus sa lupa, wala siyang ibang inatupag kundi maipaliwanag sa atin at maibahagi sa atin kung ano ang meron sa kaharian ng langit. Na ang buhay dito sa lupa ay baliwala kung ikukumpara sa walang hanggang buhay sa langit. Ang sabi nga sa Facebook na nabasa ko, kung hindi pa happy, malamang hindi pa ending. May pinagdadaanan ka bang problema ngayon? May karamdaman ka ba? May problema ka ba sa pinansyal? Meron ka bang nakasamaan ng loob sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan? May problema ka ba sa trabaho? Kaibigan, ang lahat ng iyan ay pansamantala lamang. At dahan-dahan maayos din ang lahat. Pamakailan po ay inoperahan ako. May tinanggal po na bukol sa aking ngalangala. At napakabigat po ng kalooban namin. Nakakatakot po ang sitwasyon dahil kinailangan ipabiopsi ang bukol upang malaman kung ito ay cancer o hindi. Tandang-tanda ko pa ang aking nararamdaman habang iniintay ko sa laboratory yung resulta. At pagkabasang pagkabasa ko, sobrang nahimasmasan ako dahil benign ang resulta ng biopsy. Mga kapatid, kung dito pa lamang sa mundo ay ipinaparamdam na ng Panginoon na kasama natin siya at napapagaanan niya ang ating kalooban habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Naniniwala ako na 100 beses o 1,000 beses pa na mas masarap, mas masaya ang buhay na inilalaan niya para sa atin sa langit. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang mga ibinahagi sa atin ng Panginoon. Maging excited tayo. Kung may pinagdadaanan tayo ngayon, manalig tayo sa Kanya na itong lahat ay may katapusan at pangsamantala lamang. At manalig tayo sa Kanya na may naghihintay na mas magandang buhay sa kabila na inilalaan niya para sa atin. Amen. Kung na-bless ka ng video na to, pakishare mo naman at para ma-bless din ang iyong mga kaibigan. God bless. Maraming salamat po.